Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos Luanga at mga kasama sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos na ba kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus? Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simboyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan,
aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Himukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinunggaba ng mga kasamang utusan, binugbog at pinauwing walang dala ang may-aring nagpapunta uli ng ibang utusan. Ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natira na maaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapuntan niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang nagiging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo nadakpin si Jesus, sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan ng talinghagang iyon. Ngunit, takot naman sila sa mga tao, kaya hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno.
Pinabati din natin ang ating mga kasama online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinabi sa unang pagbasa ni San Pedro na mapupuspos tayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa ating pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Kapag lalo daw nating nakikilala ang Diyos, lalo tayong mapupuspos ng Kanyang pagpapala at kapayapaan. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, minsan pa'y ipinapakilala sa atin ng Diyos. Tatlong katangian ng Diyos ang ating mapagtatanto sa Ebanghelyo ngayon. Sa pamamagitan ng talinghaga ng mga nagtatrabaho sa ubasan. Una daw po ay ang pagtitiwala ng Diyos. Ang lahat-lahat sa atin ay ipinagkatiwala ng Diyos. Walang sino man sa atin ang maaring magmalaki na akin ito, dahil sa akin ito. Ang lahat ay dahil galing sa Diyos. Ang lahat ay biyaya. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng Diyos. Kung ito'y ating laging tatandaan, tayo'y tunay na pagpapalain, sapagkat kapag natandaan nating katiwala tayo ng Diyos, tayo'y laging puno ng pasasalamat at pangangalaga. Di po ba pag may ipinagkatiwala sa inyo, iniingatan nyo ito? Pag may pinagkatiwala sa inyo, lubos ang inyong utang na loob. Kaya't ito ang ating ipagdasal. Maalala natin lagi na tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang ikalawang katangian ng Diyos, una raw po ay ang tiwala ng Diyos. Ikalawa, ang pasensya ng Diyos. Narinig natin, makailang ulit nagtangka ang mga trabahador sa ubasan na kamkamin ang ubasan. Nang humihingi na yung may-ari ng kanyang parte, hindi pumayag ang mga trabahador. Kaya nga't kanilang sinaktan, pinahirapan at pinatay pa ang mga katiwala hanggang doon mismo sa anak ng may-ari. Minsan po, ganun din ang ating ginagawa. Dahil nga nakaligtaan natin na tayo'y pinagkatiwalaan lamang ng Diyos, tayo na ang umaastang hari at may-ari. Gusto natin tayo na ang masunod. Kaya nga't ipinagkatiwala sa atin ang kalikasan, pero nilalapastangan natin ang kalikasan. Nasisira ang kalikasan. Kaya nga't napakagulo na ng ating panahon ngayon. Hindi na natin alam, tag-ulan na ba? Tag-init na ba? Sobrang init, biglang babaha, nasisira na ang kalikasan. Tapon lang tayo tang tapon ng basura. Hindi na natin pinangangalagaan maging ang ating kapwa. Ang buhay natin, mistulang tingin natin, akin ito. Kaya kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, walang pakailam sino man maging ang Diyos. Kung gusto kong patayin ang iba, lalo na mga tinuturing kong walang kwenta na, walang sino man na makapipigil. Kaya nga't nakita natin mula sa umpisa, sa paglalaglag sa mga bata, hanggang sa unti-unting pagpatay sa mga may sakit, sa mga matatanda, sa mga tinitingnang walang silbi ng lipunan. Bakit ginagawa ng tao yon?
sapagkat nawawala na sa ating kamalayan na tayo katiwala lamang. Pero bagamat ganun tayo, nagmimistulang hari at may-ari. Kaya nga't sa buhay ko, sa pamilya, minsan turing natin sa anak natin, pag-aari lang natin yan. Kaya nga't nakakalungkot, binubugbog, sinasaktan, tinuturuan ng masama, para lang kumita ng pera. Ang asawa, binubugbog, nilalapastangan, pinagtataksilan. At ngayon sa atin din, ang buhay mag-asawa, kahit ang kalooban ng Diyos, sagipin ang buhay mag-asawa, ang gusto ng tao, pag-iwalay natin, yan naman ang uso ngayon. Tayo na lang na pag-iiwanan. Ito ang gusto ko. Gusto naman ito ng nakakarami. Yun ang asal ng mga taong nakakaligtaan nila ang pagtitiwala ng Diyos. Pero kahit ganun tayo, puno pa rin ng pasensya ang Diyos. Kung makailang ulit niya pinadala ang kanyang mga katiwala para mabago lang ang isip, magbalik loob yung mga trabahador, ganun din ang Diyos sa atin. Bagamat tayo nakakalimot, nagkakasala, nagkakasakitan, walang utang na loob, may pasensya ang Diyos. Kaya nga't habang tayo nabubuhay, ito'y pagkakataon para magbagong buhay. Kaya tayo ginising ng Diyos ngayon dahil gusto niya magbagong buhay tayo. Magbalik loob tayo sa Kanya. Matandaan nating muling ang tiwala ng Diyos. Tiwala ng Diyos. Pasensya ng Diyos. Ngunit tandaan din natin sa bandang huli ang katarungan ng Diyos. Darating ang panahon, haharap tayo sa Kanya. Hindi dahil maubusan ng pasensya ang Diyos, kundi dapat dadating din ang panahon ng paghahatol. Kaya nga't sa talinghaga, babalik ang may-ari, lilitisin, hahatulan ng mga katiwala. Ang mga natagpuang hindi katiwa-tiwala, kailangan harapin ang kanilang mga ginawa. Opo mga kapatid, minsan sa mundong ito, nakikita natin parang walang katarungan. Parang walang saysayang maging mabuti. Sapagkat minsan nakikita natin parang ang nahihirapan pa ang mga mabubuti at tapat. Kaya nga, kumakapit tayo sa patalim. Kaya nga, nagpapasulsul tayo sa mundo na nagsasabi sa atin, huwag na yung kalooban ng Diyos. Gawin na lang natin gusto natin. Nakita nyo naman yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. Parang sila hindi umaasenso. Sila yung nahihirapan. Yung tapat sa buhay mag-asawa, sila lang naman yung nahihirapan. Yung mga responsableng mamamayan, sila yung hindi umaasenso. Minsan natutukso tayo mga kapatid. Nakikita natin yung mga nandaraya, yung mga nagsisinungaling, yung mga hindi makatarungan, parang sila yung umaangat. Parang sila yung nakalulusot. Parang sila yung gumiginhawa. Pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan ang katarungan ng Diyos. Hindi dito lahat natatapos sa lupa. Hindi lupa ang ating hantungan. Kaya nga't dumudulog tayo sa Poong Nazareno na nakikita natin sa mata ng lupa, kaawa-awa siya. Sa mata ng lupa, parang walang katapusan ng kanyang paghihirap. Pero alam natin, kaya nga dumudulog tayo kay Jesus Nazareno, alam natin, bagamat ganyan ang kanyang pinagdaanan, kanya pa rin ang tagumpay. Kanya pa rin ang katarungan.
Kanya pa rin ang tunay na pagpapala. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang nakakakilala sa Diyos ang lalong pagpapalain ng Diyos. Tiwala ng Diyos. Pasensya ng Diyos. Katarungan ng Diyos. Kapag ito'y isa sa puso at isa sa isip natin, magkakaroon tayo ng lakas sa buhay sapagkat lalo nating matatagpuan ang biyaya at awa ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating tugon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-alalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luwanga at mga kasamay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na nagain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapuna, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Carlos Luwanga at mga kasamang martir, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit.
Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na hari at may-ari. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with the force that sustains me.
lying here, joy of my heart, stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need Jesus, in this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the breath, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, that you need, joy of my heart. Announcement, Binyagang Bayan 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagdanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 p.m. ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Biyernes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para sa pagpapagawa at paglinis at ayos ng simbahan.
sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto ay lalong kinikilala ang Diyos. Pag mas lalo nating kilala ang Diyos, mas lalo nating nauunawaan at handa tayong tanggapin ang Kanyang pagpapala at kapayapaan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsasumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagpapala at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin. Para mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.